ayan, samahan niyo ako, gagawa ako ng makeup look. So ngayon pupunta kami sa ano, pupunta kami sa dalawang party yung pupuntahan namin, isang birthday party ng friend ni Julian and isa na baby shower ng friend ko. Kaya primer muna tayo. So primer ko is yung NYX na NYX Angel Veil. So yan, gagamitin ko siya muna. Naglagay na ako ng ano eh, ng nito, yung sunscreen na Neutrogena. So yan, mag-primer muna tayo. Excited akong gamitin yung aking eyelashes. So yung gagamitin nating foundation ngayon is yung Fenty, dahil pang malakasan ang pupuntahan natin ngayon. Dapat matibay na matibay ang ating funda. So ang shade ko dito is 260. So yan lang, 2 pumps muna. So yan, sakto-sakto yung shade nito sa akin, guys. Andito ako sa vanity area ko. Pasensya na kayo kasi ang tsaka ng background natin. And since madaling matuyo itong foundation na to, kailangan magmadali akong i-blend siya. Yun. Yung finish nitong foundation na to, hindi siya maganda sa una, pero habang suot-suot mo siya, i-blend ko na siya habang dumadagdal ako. So habang suot-suot mo siya, guys, gumaganda siya. Kasi nag, alam mo yung naghahalo yung chemistry mo, yung oil mo sa face mo, tsaka yung foundation. Kaya gumaganda yung kanyang result. Basta mga matagal na. Kahit na nung foundation naman, napansin ko yun pag nagpa-foundation ako. Dapat mga at least one hour, gaganda na siya pagka nagkaroon na ng konting oil yung face mo. So, yan. Pag gusto nyo ng magandang coverage na foundation, sobrang ganda nitong Fenty. After nyan, ang gagamitin natin is Tarte na Maracuja Creaseless Concealer. Konting-konti lang yung nilalagay ko nito, tapos winawarm up ko siya dito sa finger ko. So yan, kita-kita naman yung difference. Talagang nag-glow yung side ko, di ba? So pati yung kabila, ganun din. Ibi-blend ko siya ng aking sponge. And then, isiset ko siya ng pangmalakasan pa rin ang gamit dahil kailangan matibay ang ating pundasyon. Diba? Hanggang mamayang gabi ko pa ito gagamitin. Kaya, gamitin natin tong Laura Mercier natin na loose setting powder. And, ayan lang siya. Ganda siya, guys. So, magbe-bake tayo ng under eye. Dapat nakabukas na bukas talaga. Kasi kung hindi, masiset niya yung crease o yung creasing ng ano ko, ng under eye ko area. So, yan. And then, syempre, i-bake ko na yung buong face ko. Para pag nag-oil up tayo mamaya. So yan, susunod na gagamitin ko or nagagawin ko is yung aking kilay. Kasi, you know, kilay is life, girl. Lalo na ngayon, kilay is life. So ito, gamit ko pa rin ang aking naghihingalong Urban Decay. Ayan. Naghihingalong na siya, guys. Kailangan ko nang isalin yan. Copy tayo habang nag-ready. New favorite ko ng e.l.f. na brow pencil. Pinakita ko na sa inyo to, guys. Pero ito siya ulit. And yung color ko dito is yung taupe. Ayan. So, ganyan lang, guys. Ang ganda ng finish nitong, ano, nitong e.l.f. na to. Kasi mas more natural yung color niya. And ayan, naayos ko na pareho yung ano ko, yung eyebrows ko. And now naman, gagawin ko na yung eyebrows ko using the Maybelline Fit Me.
Ayan. And shade ko na kinukuha dito is medium. So, ayan lang siya. Ididirect ako na siya, guys, na pangkilay. Kasi, hindi ko naman ginagamit sa face. To. Talagang, binili ko lang siya specific for my kilay. So, ayan. Konti lang. Inaano ko siya. Ginaganto ko siya, oh. Ginaganyan ko siya. Tinatanggal ko yung product niya para hindi siya mag-cake sa kilay. Kasi, pag diniretso nyo, ganon, tapos tinanggal nyo, ang daming product nung laman. So, kung ilalagay nyo siya, diretso nyo siya sa kilay ng gano'n, nang hindi nyo tinatanggal, mag-ano siya, mag-crease siya, or magiging cakey. Tapos, i-blend ko lang siya nitong brush ko na... basta ito, BH Cosmetics to. Isang yung set niya, isang set na binili ko kasama yan. And magandang maganda siya para i-blend yung concealer under, lapit ako, concealer under the ano, eyeshadow. Under the kilay pala, eyeshadow. Set ko na siya nitong Wet n Wild na Brulee. Set ko lang siya. Ito siya. Maganda tong pang setting. So, nabili ko lang yata ito sa dollar store eh. Pero kahit saan naman merong Wet n Wild available to. Sobrang mura lang niya. Pati yung dito sa loob. Yung pati yung eyelids ko, sineset ko na rin. Ang gagamitin ko is yung Lorac Mega Pro dahil lately talagang gustong-gusto kong gamitin to. Binabalikan ko na naman siya, pero simpleng look lang gagawin natin kasi alam niyo naman. Ayan, minsan binabagay ko rin yung look ng eyeshadow ko sa suot ko, ganyan. So, we'll see kung anong mangyari, kung anong gagawin ko. Parang gusto ko, since na medyo mustard yung kulay ng damit ko, hindi ko alam kung natural lang or medyo lalagyan ko ng konting maroon kasi, tingnan niyo, papakita sa inyo. Kasi suot ko tong ano, pants ko na may pagka-maroon. So, siguro lagyan natin ng konting maroon mamaya. Konti lang. We'll see. So, anyway, mag-start na tayo mag-eyeshadow, guys. And gamitin ko muna is itong brush ko na MAC na 217. Hindi ko alam kung makikita pa yung number, pero ito siya. Sobrang ganda to pang blending. So, unahin kong color is yung camel. Ito. So, ito siya. Yan muna unahin natin. So, ngayon, ang pinang-blend ko is itong Morphe na, ano ba to? Pangalan. M504, guys. Sobrang ganda nito. Feeling ko nga mas maganda pa siya dun sa MAC na pang-blending. So, sobrang ganda niyan. I-blend ko lang siya, walang product. Kasi mas maganda yung eyeshadow pagka-diffuse na diffuse, diba? Mas mukha siyang, ano, maganda yung pagka-blend. So, yun. Sunod kong gagamitin itong sepia. Ayan. This one. Right here. Ayan. So, para ma-deepen up lang siya. So, ayan. Let's move on to the third color. So, ito yung gagamitin kong third color. Anong pangalan niya? Mulberry. Ayan. So, lalagay ko lang siya sa outer corner. Very, very light. Ayan lang. Sobrang light-handed lang yung ginagawa ko. Lagay rin natin ng konti sa inner. Sobrang light lang. Tapos, blend ulit, syempre.
So, yan guys. So, I think yan na lang lalagay ko sa eyeshadow ko. Ayoko nang masyadong kapalan. So, ito na siya. Kita nyo ba? So, yan na yung eyeshadow. Maglalagay lang ako ng konti sa middle. Itong color na to. Ito pa rin yung gagamitin kong brush sa gitna. Konti lang para may konting shine. Yan o. Bilang. Blend. It bago ko lagyan yung under eye ko ng or yung anong tawag dito? Ano ba tawag dito? Yung dito sa baba ng mata ko ng eyeshadow, kailangan linisin ko muna ang ilalim kasi naka-bake pa ako eh. Pero before that, maglagay muna tayo ng highlight sa eyebrow. So ang gagamitin ko is itong opal. So guys, oh, maganda to. Ano ba? Itong opal na to. Meron siyang may pagkakonting gold. So, lalagay ko siya sa brow bone. Konti lang. Linisin ko muna yung bake. So, ang pinanilinis ko is itong e.l.f. na small stipple brush. So, yan. Maganda rin to. Itong isa sa mga favorite kong brushes ng e.l.f. Talaga. Siguro meron akong dalawang ganitong brushes. Dahil dati ginagamit ko siya sa cream blush. Maganda rin siya sa cream blush. Gaganan-ganan mo lang, oh. Tsaka mabiblend na siya. So, ngayon, pinapangtanggal ko siya ng ng bake. Ayan. Tapos, yung isa pang stipple brush naman na malaki. So, ito yung small na stippling brush. Ito naman yung malaki. So, yung malaki, ginagamit ko naman siya para sa buong face ko naman. So, ito yun. E.l.f. Stipple brush. Yung kanina, small stipple brush. So, ito naman yung pang all over the face. Pang tanggal ng bake. Para mas mabilis siyang matanggal. So, ayan. Ayan. Minsan yung powder brush yung ginagamit ko. Ito. Depende sa mood. Sa mood ko. So, yung dalawa na yan ang pantanggal ko ng powder. So, ang lalagay ko is yung camel. Ayan. And same brush. Tapos, alagyan ko rin siya ng sepia. Ayan. Ayan. Konti nito. Konti-konti lang. And then, blend. Same blending brush. Pang-highlight natin is yung pareho lang ng opal, yung ginamit ko sa eyebrow ko. Sa brow bone. Ang hirap hawakan nito. Ang laki kasi. So, yung ginamit ko lang sa brow bone ko is yung opal. Ito yung eyeliner na gagamitin natin. Yung Ciate London eyeliner. Sobrang bet na bet ko siya kasi madali siyang i-apply. So, ayun. Lapit tayong konti. Girl! So, lapit tayong konti para makita nyo. Pasensya na kasi kailangan kong tumahimik. Okay? So, yan. Yan. Okay na. Kabila naman. So, I think pantay na siya. I-deepen up ko lang siya dito konti. So, now na habang pinapatuyo ko siya, mag-bronze na tayo. So, gagamitin natin is yung Chanel de Soleil na bronzer. Ito siya. So, yan. And then, ganito yung sura niya, guys. Hindi ko tinatanggal tong cover niya kasi para hindi siya mag-dry up. So, ito siya. Cream bronzer siya. So, ginagamitan ko siya nitong brush ko na Real Techniques. Ayan. Ayan. Real Techniques. Na dense. Very dense. Na angled. So, gaganyan-ganyan ko lang siya. Hanggang sa ma-feel niya yung aking brush. Tapos,
tsaka ko lang siya i-apply, ganyan. So, itatap-tap ko lang siya ng ganyan. Pinambibase ko lang siya sa, ano ko, sa face ko. Tapos, magbabronze ako, ulit ako, gagamit ako ng powder. Or, maganda yung bronzer pagka nilagyan ko siya nito sa ilalim. Tapos, lagyan ko rin yung nose ko konti. Hindi ako marunong mag-contour, guys. Pero, bronzer lang ginagawa ko. Gagamitan ko siya ng stippling brush from Sigma. So, ayan lang siya. So, konti lang. Pag naubos to, ayan o, lapit na. Bibilin ko yung full size niya kasi nagustuhan ko talaga siya. Nakuha ko lang siya sa ano eh, sa Ipsy bag ko. So, ganyan. Yes, baby. You finished the whole thing? Galing naman ang baby ko. Kumain ng strawberry. Yung kabila. Inuhuli ko talaga yung bronzer at saka yung blushes ko at saka yung lipstick. So, hindi ko alam kung siguro parang medyo neutral din yung gagamitin ko, guys. So, I think ano kayang gagamitin ko? Gamitin natin tong blush na to. Meron ako nitong the big blush book ng Tarte. Ayan, guys. Nabili ko siya nun sa Tarte website nung nag-sale siya. Alam nyo ba na full size lahat yung laman nito. Tapos ang bili ko lang dito is $35 kasi parang nagkamali sila ng post nun. Pinost nila, hindi ko, nakalimutan ko na original price nito nung nilabas nila. I think $70 yung original nito. $75 nung nilabas nila to. Tapos bigla sila na 50% nung time na yon. And then naisama nila itong book palette na to sa 50% off. So, sakto-sakto, nung pagkalabas nila, nabili ko siya ng $35. And then, after siguro 10 minutes, nung pagbalik ko, hindi na siya kasama sa sale nila. So, I think, nagkamali lang sila na naisama to. So, I'm so lucky na nakuha ko siya. So, anyway, gagamitin ko is yung Captivating. Ito. Itong medyo peachy yung color. So, yan yung gagamitin ko. So, I'm so happy kasi sobrang mahal nitong ano, diba, yung individual na full size. Meron akong dalawang full size na binili ko before this. Meron akong dalawa. I think, nakalimutan ko na yung price kung magkano. Parang mga $15 yata isa. Hindi ko sure. Basta, yun. So, nung nakuha ko to, sobrang saya ko. And then, naswertihan pa dahil nakuha ko siya ng 50% off. Alam ko ngayon, marami na silang nilabas na ganito eh. Iba-ibang shades na. Pero ito yung mga original shade nila. Ayan. Kaya, nakakatuwa. And now, it's time to put on my eyelashes. Ito na lang yung napili kong eyelashes, guys. Ayan o. Yung 213. Tama? 213 ng Kara. So, try natin. And yung gagamitin kong adhesive is itong Kiss. Ang color niya is black. Ayan o. Ito. Color black. Ayan. So, meron ako dito, guys, na tweezer. Ayan. Eyelash curler. So, ayan, guys. Na-curl ko na yung eyelashes ko. So, ito pa yung natural lashes ko. And then, let's start. Kinakabahan si ate, girl. So, itry natin. Iba, girl. Kinakabahan ako, guys. Think of happy thoughts talaga. Baka magkakulay kasi na color black yung glue. So, wait. Tanggal na yung headband ko. Oh, ayan. Nadikit ko na siya. Ang haba ng lashes ko. Tiga lang. Tama ba yung pagkalagay ko? So, ito na, guys. Ito na yung eyelashes. Ang haba niya. Tingnan nyo, oh. Kita nyo ba? Diba, harangan natin. Ayan, oh. Sobrang haba ng lashes. Pero, mukhang maganda siya. Maganda yung pagkahaba niya. Tapos, lalagyan ko siya ng konting. Ang ganda rin ng glue. Sobrang bilis dumikit. Lagyan natin ng konti pang eyeliner dito. Kasi na-pull na yung eyeliner ko.
Ang hirap mag ano no guys, tiis ganda talaga, ang hirap mag ano. Maganda ba? Ano sa tingin niyo, maganda ba yung eyelashes? Ganda niya, malaki siya, mahaba. Para mas mahirap ilagay yung kalit. So ayun na guys yung eyelashes. Para sa akin maganda siya, mukhang natural looking yung eyelashes. Now lalagyan ko na siya ng mascara para dumikit or sumama yung ano ko, yung eyelashes ko. So lagyan ko lang siya ng mascara. Not bad guys, no? Para sa first timer na paggamit ulit. Ayan guys, tapos na ako mag-ready. Ayan, and then yung lipstick ko is yung Haya Baya Bayu ni Vice. Ito yung ginamit ko kasi medyo intense na yung eye look ko. Kaya sabi ko, magla-light lipstick na lang ako. So, ayan. So, I'm all done. Tapos, ini-straight ko na lang yung buhok ko. And that's it. Sana nagustuhan nyo ang aking look. Salamat sa pananood at salamat sa pag-stay hanggang dulo. And sana nagustuhan nyo yung eyeshadow look ko, guys. Tingnan nyo. Simpleng-simple lang. Pero, may eyelash or may, ang tawag ito, fake lashes na ginamit ko. So, sana nagustuhan nyo kasi ako nagustuhan ko siya talaga dahil first time kong gumamit ng fake lashes again and I'm so happy kasi successful yung paglagay ko. Pati yung pag eyeliner ko right now, tamang-tama lang. Hindi masyadong makapal yung eyeshadow. Sakto-sakto lang kasi makikita nyo naman and nakita nyo naman sa lahat ng ginamit ko. So, yun. And sana malike-like nyo yung video natin kung nagustuhan nyo. Pasensya na kayo kung mahaba. And please don't forget to subscribe if you haven't yet already. So, thank you guys for watching. Bye guys! See you later!